Good day, everyone. So for today's video, I am going to discuss chapter 15 entitled Witness or Witnesses. So what if you're going to be a witness? For many, this can be a very stressful experience. We understand that you may feel anxious and nervous about testifying in court. So, witness is an important part of our criminal justice system. We ask our court to be fair and impartial in deciding cases. The court relies on witness testimony as one of the ways to gather the essential facts of the case. So, when you say witness, this are person who has a personal knowledge on a crime. These are person asked to be present at the court so as to be able to testify to its having taken place. Okay? So we all know that witness play a very vital role in our criminal justice system because our court relies on the statements or testimonies of our witnesses, okay, to give their final judgment or decision in a one case. So we will talk about what are the qualifications of witness. So under section 20 of rule 130 on the rules on evidence, witnesses, their qualification. So, who may be a witness? So, except as provided in the rules, all persons who can perceive and perceiving and can make known their perception to others may be witness. So, sa madaling salita, lahat ng taong nakaharamdam wherein they can gain knowledge through their senses like see, hear, and touch, okay, they can be a witness, okay, and wherein their perception or yung kanilang mga nararamdaman or nararanasan, nakikita at nararamdaman, ay nasasabi nila sa ibang tao, okay, they can be a witness. A witness is a person who has a personal knowledge on the commission of a crime. Okay? A witness can be asked to be present in the court so as to be able na ibigay yung kanyang mga nalalaman na information at makatulong sa pag-solve ng isang kaso. So, in determining the values and credibility of evidence, witnesses are to be weighed, not number. So, hindi po ito binabase sa kung gaano karami ang witness mo, but rather, kung gaano ka-essentials ang kanilang ibibigay na mga statement or testimonya. Okay? Pag sinabi kasing credibility ng isang witness or credibility ng isang evidence mo is that kung ano ba yung quality na yun ay mapagkakatiwalaan at kapani-paniwala yung kanyang mga sasabihin. A witness can testify only to those facts which he knows of his personal knowledge, that is, which are derived from his own perception with some exceptions. Kaya nga po talaga, dapat to become a witness, you have the power of perception. You have the power to perceive, okay, makaramdam by or through your senses, okay, by your sense of sight, by sense of hearing, by sense of feeling or touch, okay, so that is on your capacity to observe, okay, you can be a witness. So, who cannot be a witnesses? So, ito po yung ating outline
na i-discuss natin maya-maya kung sino-sino ba ang mga disqualified na maging witness. So, number one is disqualification by reason of mental incapacity or immaturity. Number two is disqualification by reason of marriage. Number three is disqualification by reason of death or insanity of the adverse party. And disqualification on ground of privilege communication. So, number one, didiscuss natin ang disqualification by reason of mental incapacity or immaturity. Okay. Mental incapacity, kagaya na lang po ng insanity or pagkabaliw. Okay. Number one, those whose mental condition at the time of their production for examination is such that they are incapable of intelligently making known their perception to others. Okay? For example, during the time of hearing, nabaliw yung witness. Okay? So, he became insane. So, ang nangyari dyan, he may not be able to know his perception to others. Hindi niya kayang isa-add or i-share yung kanyang mga nalalaman because of his mental incapacity. Okay? And number two is children whose mental maturity is such to render them incapable of perceiving the facts respecting which they are examined and of relating them truthfully. This is under section 21 of rule 130 of the rules on evidence. Sabi po dyan, child witness. Okay. Pag sinabi kasing child witness, we are pertaining to a person that is below 18 years old. Okay. Wherein, he may not be able to know her perception or his perception to others. Okay, kumbaga, immature pa siya. He may not be able to perceive what is right from wrong. So, iti-test po yung children na yan kung bata man po ang magiging witness mo sa isang kaso. Okay? Iti-test po yung kanyang power of perceiving and power of discernment. Okay? That is his capacity for observation. The capacity of recollection, kaya ba niyang isaad yung kanyang mga nalalaman, kaya ba niyang sabihin yung or kaya ba niyang i-remind or i-memorize yung mga pangyayari? Okay? Kaya ba niya tong tandaan yung mga pangyayari? Okay? So i-test po yan, hindi po porket pwede mo siyang gamiting witness ay basta-basta na lang gagawing witness, hindi po, mag-a-undergo pa po siya ng testing. Okay, kung siya ba talaga ay credible na magbigay ng kanyang mga statement sa korte. Okay, unless, okay, sabi ko nga, bata po hindi po pwedeng mag-witness unless po ito po ay sa kaso ng child abuse. Pag siya po ay victim, pag siya po ay yung inireklamo, yun po, doon po siya pwedeng maging witness. Pero pag maging witness po siya, kung wala naman po siyang direct na ginawa doon sa kaso na yon or sa crime na yon is that hindi pa po pwede. Okay? Because they are still immature. Hindi pa po ganoon kakwan yung kanilang mindset in that kind of thing na magwi-witness sila in the court. So, insanity or yung pagkabaliw na tinatawag natin exists when there is a complete deprivation of intelligence in committing the act. So, no power of discern. So, kumbaga, he has no power to recognize or identify mentality or understand the difference between right from wrong. Hindi niya kayang i-identify yung pagkakaiba ng tama sa mali. Okay? No power of discern. Yun ang ibig sabihin po nun. Hindi po niya alam yung pagkakaiba ng tama sa mali.
But sabi dito, mere abnormality of mental faculties will not exclude imputability. Kagaya po ng mga deaf-mute. Deaf-mute, ito po yung pipi at bingi. Okay. Pag pipi at bingi, hindi po yung reason na yung tao na yon ay incompetent. Okay. It is not by reason thereof an incompetent witness. Ganon din po yung mga mental retardate. Mental retardate is not for this reason alone disqualified from being a witness. Pag sinabing mental retardate kasi yan guys, which is yung tinatawag ding kulang sa pag-iisip. Kumbaga no, for example, 40 years old na siya, pero yung level ng kanyang pag-iisip ay pang 16 years old, okay? It is not for this reason that he is now disqualified from being a witness. Okay? Hindi po ibig sabihin nun na siya ay disqualified na agad. Okay? Depende po yan kung ano po yung state ng kanyang mental incapacity, kung saan po pwede po siyang maging witness or hindi. Drunkenness under the influence or drugs or under a hypnotic spell does not per se disqualify a witness from testifying. Okay, for example, nakatestify siya nung siya ay lasing that time. Okay, so hindi po ibig sabihin na incompetent na siya para magbigay ng kanyang testimony or statement. Okay. Rules on time of insanity or nung siya ay nabaliw. So, pag during trial, in time of trial, incompetent po yan. Okay? Kumbaga, wala po siyang kakayahan na maging witness. At the time of transaction, not incompetent but may affect credibility. So, ibig sabihin, hindi pa rin po siya pwede. So, wala pa rin kakayahan na maging witness kasi po pwedeng maapektuhan yung credibility or yung pagiging totoo or katiwa-tawala ba yung kanyang mga sasabihin. And some other period, no effect to the point of inquiry is the moment of examination. Next naman po is section 22 on the rule of 130. Disqualification by reason of marriage. Okay? We have the so-called marital disqualification rule. So, bakit nga ba bawal na maging witness ang isang asawa laban sa asawa? Okay? So, during their marriage, neither the husband nor the wife may testify for or against the other without the consent of the affected spouse. Okay? Except in civil case by one against the other or in a criminal case for a crime committed by one against the other or the latter's direct descendants or ascendants. So, ibig sabihin, no, okay, example, yung lalaki nag-testify. Hindi po siya pwede mag-testify kung wala pong consent yung kanyang asawa. Okay? Unless ang inireklamo ay yung mismong asawa. Example, no? Yung asawa, for example, ang kaso ay concubinage. Okay? Nagkaroon ng kabit yung lalaking asawa. So, ibig sabihin, may kabit yung lalaking asawa. Ang nagreklamo dyan, yung spouse niya, syempre, yung kanyang wife. Okay? Doon po, guys, kapag po criminal case or civil case, pwede pong maging witness ang asawa, ang affected spouse. Okay? So, sabi po dyan, meron po kasi tayong tinatawag na adverse spousal testimony. Ito po yung ipinagbabawal sa marital disqualification rule. Okay, yung adverse spousal testimony. Okay. Ito ang ipinagbabawal sa privilege communication kung against sa asawa hindi pwedeng tanungin.
Okay? Pero kung in favor sa asawa, yun ay yung pwedeng tanungin. Okay, so privileged communication po yun para po yun sa next na topic natin actually. But here in disqualification by reason of marriage, hindi po pwede mag-testimony po pag wala pong consent yung asawa. Pag wala pong consent yung asawa. At saka po, pag yan po, pero unless guys, ang exemption lang po niyan, kapag po talaga ang nireklamo ay yung talagang asawa niya. Example nga yun, kung Cuban is ang kaso, nireklamo niya yung kanyang asawa, nangabit. Okay, pwede pong mag-testify dyan yung wife kasi nga po, mismo yung asawa niya ang kanyang inireklamo. Okay, in order that the marital disqualification rule will apply, it is necessary that the marriage is valid. So, dapat talagang kasal sila para po mag-apply po yung marital disqualification rule na tinatawag natin. That is valid and existing as of the time of the order of testimony and that the other spouse is a party to the action. Okay. Prohibition applies only where the marriage is still subsisting. Okay. Bawal pong mag-testimony po basta po still ongoing po or valid pa rin po yung kanilang kasal. Pero the moment that the marriage has ceased to exist, the prohibition likewise ceases. So for example, hindi na po nag-exist yung kanilang kasal, doon po pwede po na mag-testify na against the other spouse yung kanyang asawa. Okay. Disqualification by reason of death or insanity of the adverse party. Okay? So, rule, parties or assigners of parties to a case or person in whose behalf a case is prosecuted against an executor or administrator or other representative or of a deceased person or against a person of unsound mind upon a claim of demand against the estate of such deceased person or against such person of unsound mind cannot testify as to any matter of fact occurring before the death of such deceased person or before such person become of unsound mind. Ibig sabihin po niyan, ito po kasi yung tinatawag nating dead man statue rule. Okay. Dead man statue rule, ibig sabihin, okay, the statement we both seen doon sa testimony nung witness bago namatay or bago siya nabaliw, eh kung meron siyang statement, okay, pwede ba daw yun gamitin or hindi? Okay. So, ang tanong, papaano naman yung kabilang party? Okay, yung survivor. Kung merong transaction, now, yung transaction, paano mare-review? Eh, ito po, pwede pong gamitin yung statement nung deceased or insane person. Okay, so, ulitin ko po ah, yung deceased, yung namatay po or yung nabaliw na tao, okay, pwede pong gamitin yung kanyang statement nung bago po siya mamatay o bago po siya nabaliw. Okay, so, purpose of the rule is to guard against the temptation to give false testimony on the part of the surviving party. So, bawal pong meron pong maging substitute on behalf of the deceased or on behalf of the person who became of unsound mind. Okay? Para po kasi hindi po magkaroon ng false testimony sa part ng surviving party. Okay? And to put the parties to the suit upon the terms of equality in regard to opportunity to produce evidence. Next, disqualification by reason of privilege communication. Okay. Ito po kasi yan, guys. When we are talking about privilege communication, we are talking about confidentiality of the information. Ano ba yung confidentiality doon sa mga napag-usapan? Okay?
Diyan na po yung mga, ito na po yung mga kinds ng privileged communication. We have the marital privilege. We have the attorney and the client, doctor and the patient, priest and the penitent, and also public officer's privilege. Ito guys. So, unahin natin yung privileged communication between husband and wife. Okay. So, privileged communication between husband and wife, here is the requisites. Here are the requisites. Okay? There was a valid marital relation. So, ibig sabihin, talagang kasal sila. They have a marital relationship. The privilege is invoked with respect to a communication between the spouses during the said marriage, and the spouse against whom such evidence is being offered has not given his or her consent to such testimony. Okay, so ibig sabihin kasi to guys, ang ipinagbabawal kasi sa privilege communication, yung tinatawag nating kagaya ng sabi ko kanina, yung adverse spousal testimony. Ang ipinagbabawal po sa privileged communication between sa mag-asawa is that kapag po ang tatanungin ay against sa asawa, hindi po pwede yun tanungin. Pero kung yun ay in favor sa asawa, yun po yung pwede lamang tanungin. Because that is a confidential matter. Okay? Pero take note, those made prior to marriage, so ibig sabihin, yung mga napag-usapan bago kinasal ay hindi po covered sa privileged communication. So ibig sabihin po, magtutok effect lang po ang privileged communication pagka sila na po ay kasal. Okay? There is a presumption na lahat po ng kanilang pag-uusapan bilang mag-asawa ay isa pong confidential matter. So, pag yun po ay tinanong sa korte, hindi po po pwede. Okay? That is the so-called privileged communication between husband and wife. Lalo na po kung yun ay against to each other. Pero kung yun po ay in favor to each other, yun po ay po pwede. Okay? Next, privileged communication between attorney and client. Okay, yan naman po. Yung mga confidential matter or mga information na napag-usapan ng isang attorney sa kanyang kliyente. Okay? So, nag-extend po ang privilege communication ng attorney and client sa attorney's secretary, stenographer, or clerk. Okay? Sabi kasi no, sa isang napanood kong video, bakit sinabi na itong bago na Rule 130 with regards to privileged communication of attorney and client is na-extend na ngayon sa attorney secretary, stenographer, or clerk of the court? Kasi po daw, karamihan, di ba, sobrang dami ng trabaho ng isang attorney, for example, nandyan yung client niya, tapos hindi available si attorney kasi meron siyang mga inaasikasong ibang mga case. So, nangyari kasi dyan, yung secretary, okay, karamihan kasi dyan, pag siya yung nag-entertain doon sa client, syempre hindi may iwasan na mag-uusap daw yan. Hindi may iwasan na magtatanong niyang secretary about doon sa kaso na sinasabi niya or if ina-file na. Syempre, through that, okay, na-extend na po yung privilege communication. Pati po yung mapapag-usapan ng kliyente sa attorney's secretary ay hindi din po pwedeng tanungin doon sa loob ng court. Okay. It requires consent of both employer and the client to testify as to matters learned in their professional capacity. Okay. Requisites, there is an attorney and client relationship. The privilege is invoked with respect to a confidential communication between them in the course of professional employment. So, yun po ay trabaho lamang po. Hindi po pwedeng i-publicize ng attorney lahat ng kanilang mga confidential na pinag-usapan doon sa loob ng korte. Yung kanilang mga sikreto. Okay?
So, the client has not given consent to the attorney's testimony thereon, or if the attorney's secretary, stenographer, or court is sought to be examined, that both the client and the attorney have not given their consent thereto. Okay? So, mangyayari kasi dyan, okay? Lalo na most of the time kasi talaga wala yung mga attorney kasi marami silang mga trabahong tinatrabahong case. So karamihan talaga nare-relay yung mga information doon sa kanilang mga secretary, sa mga stenographer. So still extended po itong privilege communication sa kanila. So pati po sa kanila pag wala pong consent yung client at saka yung attorney, hindi po sila pwedeng mag-testify. Hindi po sila pwedeng maging witness. Okay? Disqualification based on attorney-client privilege does not apply to communication which are intended to be made public. Pero guys, pag ang pinag-usapan ay talagang dapat i-public, pwede po yon. Pwede pong mag-witness. And pagka talagang pwedeng sabihin sa ibang tao, yun po. Okay? And also received from third person not acting in behalf or as agents to the client, intended for an unlawful purpose. Okay? Pag po ginamit po for unlawful purpose, hindi rin po pwede. So, pwede po siyang mag-testify, pwede po niyang sabihin yon sa korte. Kasi nga po, gagamitin po yun sa unlawful purpose. And made in the presence of third parties who are strangers of the attorney-client relationship. And, doon naman po sa privileged communication between doctor and patient. Okay? Requisites po, the physician is authorized to practice medicine, surgery, or obstetrics. Okay? So, dapat license or practice. Physician talaga siya, doctor talaga siya. The information was acquired or the advice or treatment was given by him in his professional capacity for the purpose of treating or curing the patient. Diba kasi pag nagpapa-check up tayo, syempre, we have something na confidential na nasasabi sa mga doktor natin. So, yung po mga communication na yon or mga conversation na yon, hindi po nila pwedeng i-share yon doon sa korte. Okay? The information, advice, or treatment, if revealed, would blacken the reputation of the patient. Patient, yan nga po guys. So, dapat po hindi po talaga sabihin sa public or sa court yun po mga advices and mga treatment na ibinibigay mo sa patient mo because that is a privileged communication. Dapat po sa inyong dalawa lang po yun nung doktor mo. Okay? Hindi po covered pagka unlicensed practitioner. Sa mga chiropractors, when we say chiropractors, ito po yung mga neuromuscular disorder, okay? Dentists, druggists and drug clerks, and veterinary surgeons sa mga animals or hayop. Okay? Pero guys, no, ito lang po, no. Ang mangyayari kasi dyan, okay, later na lang, pagka natapos yung priests at saka yung penitent. Privileged communication between priest and penitent. Okay, for example, ikaw ay magkukonfess sa pare. Okay, di ba magkukonfess ka, may aaminin ka, may sasabihin ka. Okay? So, requisites, the confession must have been made to the priest in his professional character in the course of discipline enjoined by the church to which he belongs. Di ba kasi pagka tayo pa nagkukonfess sa mga Catholic, is that it should be in a professional character wherein dapat po talagang it is because of their profession as a priest. Okay? Communication are made in confidential and penitential in character. Talagang pinagsisisihan niya yung kanyang mga ikinukonfess doon sa pare. Okay? Penitential in character. Okay, for example, Father, inaamin ko po at pinagsisihan ko po na nakapatay po ako ng isang tao. Okay, so yung privileged communication na yon between the priest at saka yung penitent, hindi po yun pwedeng gamitin nung pare o hindi po niya yun pwedeng sabihin doon sa court because that is a privileged communication between them. Okay, hindi po yun po pwede na tanungin sa korte. Okay. Privileged communication to public officer.
Okay, requisites, the holder of the privilege is the government acting through a public officer. So, a public officer po siya or a government officer. The communication was given to a public officer in confidence. The communication was given during the term of office or the public officer or afterwards. And the public interest would suffer by the disclosure of the communication. Ganito kasi yan, guys, no? So, pagka kasi, for example, kumonsulta ka sa akala mong attorney, sa akala mong physician, pare, or isang public officer. Okay? At nagsabi siya ng mga sikreto, okay? Meron pong privilege doon. So, doon po, meaning, pwede po bang pag-usapan yun sa korte? Okay? Kasi po, reasonable belief lang yung taong kinausap niya na doktor, abogado, pare, or public officer. Kaya sakop na po yun. Hindi po sila pwedeng i-compel or piliting tumistigo or pilitin kung ano man yung sinabi. Ito kasi guys, no? For example, hindi mo alam na hindi pala siya totoong attorney pero kumonsulta ka. Okay. Okay, akala mo talaga attorney siya, akala mo talaga doktor siya, akala mo pare siya. Okay, ma'am, paano po yun yung mga pinag-usapan namin? Sakop na po ba yun sa privilege communication? Yes, sakop po yun ng privilege communication. Kasi nga po, you have the belief na yung kinausap mo ay pare nga, na siya ay attorney nga, na siya ay public officer nga. Okay, yun kasi inaakala mo. Kaya po, still, pasok pa rin po yun sa privilege communication. Okay, kasi nga, yun ang belief mo or yun yung inaakala mo sa kanya. Okay? And lastly, other privilege matters po is yung section 25 po natin. Sabi dyan, parental and filial privilege. Ang rule po dito, no person may be compelled to testify against his parents, other direct ascendants, children, or other direct descendants. So, ito po, no, ang rule po dito sa parental and filial privilege is that wala pong taong pipilitin, compelled, pipilitin na mag-testify against sa kanyang mga parents or sa kanyang mga kapamilya na mag-testify laban sa kanila. Okay? Ang reason po dyan is to preserve family cohesion. Okay? Pero guys, take note, ito pong parental and filial privilege, hindi po to nag-a-apply sa mag-asawa. Kasi, di ba, kagaya kanina, iba pong usapan yung marital disqualification rule, yung husband and wife, magkaiba po yun dito sa parental and filial privilege sa anak sa mga magulang or anak sa mga iba pang relatives. Okay? So, pero ito guys, this provision means that you may testify if you want. Pero hindi po ibig sabihin kasi na itong provision na to ay hindi ka talaga pwedeng mag-testify laban sa magulang mo. Kasi for example, 'di ba? For example sa case ng ni-rape ng tatay yung anak. Okay? Ma'am, hindi po pwedeng mag-testify yung anak doon sa tatay na nang-rape. Pwede po yon, basta po hindi ka nga po kinukumpel or pinipilit. Diba? Sabi nga dito, this provision means that you may testify if you want. Kung gusto mong tumistigo, pwede po yon, basta hindi ka po pinipilit na mag-testify. So, take note lang po, ulitin ko, you may testify if you want, but you may not be compelled to testify. Basta po, hindi ka po pinilit or hindi ka po napipilitan. Pwede ka pong tumistigo. Okay? So, yun po yung ating topic with regards to witness or witnesses, yung mga qualified at mga disqualified. So, that's all for today. So, thank you and have a good day.